Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa inyong lahat. At bago natin simulan ang ating kwento, ay gusto ko muna kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Handa na ba kayong mapakinggan ang kwento na ipinadala ng ating sender? Kung gayon po, ay sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Umpisahan na po natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martin. Mula po ako sa isang probinsya sa Luzon. Nangyari ang kwentong ito taong 2016 sa lugar namin. Kasalukuyan akong naglalakad noon sa madilim at maputik na daan pauwi sa bahay namin. Medyo natagalan ako sa pag-uwi noon galing sa bahay ng aking kaibigan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Pedro. Kaarawan niya kasi nung gabing iyon, kaya nagkaroon ng maliit na kasiyahan. Ayaw ko naman noon natanggihan si Pedro dahil baka magtampo siya sa akin. Ang bahay namin ay hindi rin gaano kalayo kaya ayos lang kahit gabihin pa ako sa pag-uwi. Nung gabing umuwi ako ay tanging liwanag ng buwan noon ang nagbibigay at nagsisilbing liwanag sa madilim na kapaligiran. Sa probinsya namin ay may sabi-sabi na may aswang daw na gumagala at nambibiktima tuwing gabi. Kahit nasa saktong edad na ako, ay natatakot pa rin ako lalo na kapag usapang aswang na. Habang iniisip ko yun, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na pangilabutan. Baka kasi ay bigla na lamang akong sunggaban ng aswang habang naglalakad ako sa daan. Medyo magubat pa naman iyong sa amin. At napakalayo rin namin sa bayan. Kung hindi ka sanay sa lugar na kagaya ng sa amin na napapalibutan ng mga naglalakihang mga puno, ay paniguradong wala pang isang araw ay aalis ka na sa lugar namin. Kahit sanay na ako sa buhay probinsya, ay natatakot pa rin ako lalo na kapag sumasapit ang gabi. May maririnig kang kakaibang huni ng mga hayop at minsan din kapag napaglaruan ka ng mga elemento ay swerte mo na lamang kung makakauwi ka pa. Mabalik po tayo sa aking kwento. Noong gabing naglalakad ako sa daan pauwi sa amin, ay may narinig akong alulong na hindi ko mawari kung anong klaseng hayop iyon. Nakakatakot at nakakakilabot ang alulong na narinig ko noon na nagmumula sa gitna ng kakahuyan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon at ginapangan na rin ako ng labis na takot. Sabayan pa nang biglang umihip ang malakas at malamig na hangin at ang huni ng mga tuko na umaalingaungaw sa buong kapaligiran. Habang naglalakad ako noon ay napansin kong parang may nagmamasid sa akin kaya mas dinoble ko pa ang bilis ng aking mga hakbang. Ngunit hindi pa man ako nakakadalawang hakbang ay may narinig akong bumagsak sa aking likuran. Sa paglingon ko noon ay nakita ko ang isang nilalang na kulay itim. Makakapal din ang balahibo nito sa kanyang katawan. Hindi pangkaraniwan ang laki nito. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang siya ay nakatingin sa akin. Tumutulo naman ang malagkit nitong laway sa pagitan ng kanyang matutulis na mga pangil. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Kumaripas ako ng takbo patungo sa bahay namin. Para nang sasabog ang dibdib ko nun sa lakas ng kabog.
Tumakbo lang ako noon nang hindi lumilingon sa aking likuran dahil sa matinding takot. Habang tumatakbo ako ay naririnig ko ang muli nitong pag-alulong. Nagsisisigaw na rin ako noong mga oras na yun. Humihingi ako ng tulong at nagbabaka sakali na may makarinig sa akin. Nabuhayan ako ng loob noon nang makita ko ang mga taong may daladalang mga sulo sa unahan. Lumapit ako sa kanila noon at sinabi na hinabol ako ng isang mabangis na hayop. Ngunit hindi nila ako pinaniniwalaan bagkus ay pinagtatawanan lang nila ako. Nang lumingon ako sa aking likuran noon ay hindi ko na nakita pa ang nilalang na humahabol sa akin. Medyo malapit na rin ako sa bahay namin noon kaya binilisan ko na lamang ang aking mga hakbang para makapasok na agad ako sa aming bahay. Pagkapasok ko sa bahay ay nakita kong mahimbing nang natutulog ang aking mga magulang sa sahig na gawa lamang po sa kawayan. Tinignan ko noon ang luma naming orasan na nakasabit sa dingding at nakita kong alas 10 na ng gabi. Hindi ko na lamang ginising ang aking mga magulang at dumiretso na ako sa loob ng aking kwarto at doon natulog. Kinabukasan noon ay maaga kaming nagtungo ni tatay sa bukid para anihin ang tanim naming mais. Ito lang po kasi ang hanap buhay namin sa probinsya. Ang pagtatanim ng mais, palay, gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Hindi rin naman ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Grade 3 labang ang natapos ko kaya hindi ako makakahanap ng trabaho. Nagtitiis na lamang ako sa bukid at tinutulungan ng aking mga magulang kaysa naman sa magliwaliw ako gabi-gabi. Ako lamang din ang nag-iisang anak kaya kailangan kong tumulong sa kanila. Habang patuloy namin kinukuha ang bunga ng mais ay sinabihan ko si tatay noon na magpahinga muna siya sa kubo dahil napansin ko kasi siya noon na medyo namumutla na ang kanyang mukha. Alas 12 na rin kasi noon ang tanghali kaya tirik na rin ang araw. Tinapos ko na lamang noon ang aking ginagawa at pagkatapos ay inaya ko na si tatay na kumain na kami ng tanghalian. Habang kumakain kami, ay ikinuwento ko kay tatay ang nangyari sa akin noong gabing galing ako sa bahay ng kaibigan ko na si Pedro. Pagkatapos kong magkwento, ay pinagalitan pa ako ni tatay na kung bakit daw ang tagal kong umuwi noong gabing iyon. Hindi na lamang ako umimik noon kay tatay dahil unang-una ay kasalanan ko din naman talaga. Kaya pinabayaan ko na lamang siya na sermonan ako. Mabilis lumipas ang oras at sumapit na ang gabi. Alas 6 pa lang ng gabi ay masyado nang maliwanag ang buong paligid dahil sa kabilugan iyon ng buwan. Maaga rin kaming kumain ng hapunan at pagkatapos ay natulog na ng mahimbing. Ilang oras lang ang lumipas ay napabalikwas ako ng bangon. Narinig ko kasi noon na nagkakagulo ang aming mga alagang manok at baboy. Nagmamadali akong bumangon noon at lumabas ng kwarto. Ginising ko na rin si tatay at sabay na kaming lumabas ng bahay para tingnan kung bakit nagkakagulo ang mga alaga naming hayop. Nang malapit na kami sa kulungan ng mga manok, ay bigla kaming natigilan ni tatay nang bigla kaming lundagan ng isang malaking aso. Natakot kami noon dahil sa tingin ko ay hindi iyon ordinaryong aso. Malaki kasi ang aso na yon at sobrang itim ng kanyang balahibo. Kung ikukumpara mo ito sa mga aso na nakikita mo sa kalsada, ay lubhang kakaiba talaga ito. Nagulat na lang ako noon nang bigla nitong sunggaban si tatay at kinagat nito ang kanyang braso. Nabitawan din ni tatay ang kanyang dalang itak. Kahit natatakot at kinakabahan ako, ay mabilis kong kinuha ang itak ni tatay at buong puwersa ko itong iwinasiwas sa likod ng aso. Pagkasaksak ko sa aso, ay umalulong ito ng pagkalakas-lakas at mabilis na tumakbo papalayo.
Hindi na lang namin ito sinundan ni tatay dahil ang sabi niya ay lubha daw delikado. Tinulungan ko na lang noon si tatay na makatayo at nilapitan namin ang kulungan ng aming alagang mga hayop. Pagkalapit namin sa kulungan, ay nakita naming pareho ni tatay ang sinapit ng mga alaga namin. Naggalat ang mga bituka nito at ang iba ay wala ng mga ulo. Sumuka ako noon ng sumuka dahil sa aking nakikita. Sobrang nakakapandiri talaga. Pareho kaming hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Napatanong ako kay tatay noon kung kaya ba ng aso ang lumapa ng ganoon kabrutal. Naghintay pa kami noon ng ilang minuto bago kami pumasok sa loob ng bahay. Nung gabing yun ay hindi na ako dinalo pa ng antok. Kaya ang ginawa ko noon ay nakinig na lang ako ng musika sa radyo namin hanggang sa nakatulugan ko na ang pakikinig. Kinabukasan ay ikinuwento namin kay nanay ang lahat ng nangyari at pati siya ay hindi rin makapaniwala na kagagawan iyon ng simpleng aso lamang. Nang umagang iyon ay nagpaalam ako kay nanay at tatay na pupunta ako sa bahay nila Pedro, yung kaibigan ko. Gusto ko lang noon na ikwento kay Pedro ang karanasan ko o yung mga nangyari sa amin. Mabuti na lamang at pinayagan nila ako. Habang naglalakad ako sa daan, ay nakasalubong ko ang tatay ni Pedro at galit na galit itong tumingin sa akin. Napahinto ako noon sa paglalakad at tinanong ko ang tatay ni Pedro kung saan siya pupunta o saan siya papatungo. Ngunit nang makalapit na siya sa akin, ay bigla na lang niya akong sinuntok sa aking mukha. Bumagsak ako sa damuhan habang sapu-sapu ko ang aking duguang bibig. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lamang akong sinuntok ng tatay ni Pedro. Kaya tinanong ko siya noon kung ano ang kasalanan ko. Ngunit hindi niya ako sinagot. Lumapit siya ulit sa akin at sinuntok na naman niya ako sa aking sikmura. Napaigik at namilipit na ako sa sakit noon. Nagmamakaawa ako sa kanya ngunit hindi niya ako tinitigilan. Nanghihina na ako nung mga oras na yun at ang akala ko talaga ay katapusan ko na o tipo ba na mamamatay na ako nun. Mabuti na lamang at dumating ang aking tatay. Inawat niya ang tatay ni Pedro at tinanong niya ito kung ano ba raw ang kasalanan ko at binubugbog niya ako. Nakahundusay na ako sa damuhan nun at hindi na rin ako nakakilos dahil sa sobrang sakit ng aking katawan. Narinig kong nagtatalo si tatay at yung tatay ni Pedro. Ang sabi ng tatay ni Pedro na ako raw ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang kanyang anak na si Pedro. Nagulat ako nun sa aking narinig at naitanong ko sa aking sarili kung bakit at kung ano ang nangyari sa aking kaibigan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ako ang sinisisi ng tatay ni Pedro. E samantalang, wala naman akong ginawang masama sa kaibigan ko na ikakapahamak niya. Sobrang gulo na ng isip ko nun sa nangyayari. Nabanggit din nun ng tatay ni Pedro na may ginawa raw akong masama sa kanyang anak o tipong sinaktan ko ito. Nang marinig ko yun, ay mas lalong gumulo ang aking isipan. Sinabi naman ni tatay na paano kong sasaktan ang kanyang anak hindi naman daw ako umalis ng bahay at bakit ko naman daw gagawin ang ganun sa matalik kong kaibigan. Sa sinabing iyon ni tatay ay hindi nakaimik ang tatay ni Pedro. Tila ba natauhan siya sa kanyang mga sinasabi ngunit huli na ang lahat. Base sa lahat ng narinig ko ay iisa lang ang pumasok sa aking isipan nun na yung asong nasaksak ko sa likod at si Pedro ay iisa. Sinubukan kong umupo nun at tinawag ko si tatay. Mabilis naman akong nilapitan ni tatay at sinabi ko sa kanya ang aking hinala tungkol sa kaibigan ko na si Pedro. Humarap si tatay nun
sa tatay ni Pedro at sinabi ang nangyari sa amin nung gabing inatake kami ng isang pagkalaki-laking aso. Sunod-sunod na tinanong ni tatay yung tatay ni Pedro, ngunit hindi naman ito sumasagot. Bagkus ay bigla na lang itong tumalikod at umalis ng walang pag-aalinlangan man lang. Susundan na sana ito ni tatay, ngunit pinigilan ko siya. Nagdidilim na kasi ang paningin ko noong mga oras na yun dahil sa ginawang pambubugbog sa akin ng tatay ni Pedro. Bago ako tuluyang nawalan ng malay, ay naramdaman ko pang binuhat ako ni tatay. Sabi nito sa akin noon na dalawang araw daw ang dumaan bago ako tuluyang nagising o nagkaroon ng malay. Grabe kasi ang tinamukong bugbog at sugat noon sa tatay ni Pedro. Ilang araw din akong hindi nakatulong sa kanila sa bukid dahil sa sugat na mga natamo ko. Sumasakit kasi ito sa tuwing magbubuhat ako ng mabibigat o yung tipo na kikilos ako o gagalaw sa aking kinauupuan. Nabalitaan ko rin na umalis ang pamilya nila Pedro at hindi namin alam kung saan na sila naninirahan. Simula nung araw na yun daw, ay nakita raw ito ng mga kapitbahay namin na nagmamadaling umalis bit-bit ang mga kagamitan nila. Hindi ko talaga inakala noon na magagawa iyon ng kaibigan ko sa akin. Itinuring ko pa naman siya noon na parang tunay na kapatid, pero ito rin pala ang magtatangka sa buhay namin ni tatay. Pero kahit na ganun, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi kami pinabayaan ng ating Panginoon na malagay sa panganib ang aming buhay. Ang nangyari sa akin noon ay nagsilbi rin itong aral sa akin na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa atin, dahil hindi natin alam na nagpapanggap lang pala silang mabuti, pero ang totoo ay may masama na pala itong binabalak sa atin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at karanasan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po ito, si Martin. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang pong magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Actually, kwento ito ng mama ko nung kapanahunan pa niya at ibinahagi niya sa akin since sa probinsya sila lumaki. Pito silang magkakapatid na mahilig dumayo sa mga piyesta sa mga baryo. Nangyari ito noong 1977. Piyesta sa isang baryo sa Iloilo. Nagkayayaan sila nanay at ang mga kapatid niya na pumunta sa baryong iyon. Masaya silang naglalakad papunta sa naturang baryo. Nang makarating sila, inisa-isa nila ang mga bahay ng kakilala nila doon para makikain. Nung sila ay natapos, dumating ang isang kaibigan ng nanay ko at niyaya sila na pumunta sa isa pang baryo para makipiesta. Itatago ko sa pangalang Ben ang kabarkada o kaibigan ni Mama. Nang makarating na sila sa baryong iyon, agad nilang natanaw ang malaking bahay na nag-iisa sa gilid ng daan. Ang bahay po ay gawa sa kawayan, pati ang dingding maliban sa yero ang bubong. Ang ibang bahay, kung babaybayin mo, ay mga 5 minuto bago mo marating. Pinuntahan nila ang bahay na sumagi sa kanilang paningin. Nang malapit na sila, agad na bumungad ang may-ari ng bahay sa kanila at agad silang pinatuloy. Nang makapasok na sila, nakita nilang lahat na normal lang at ayos ang mga gamit sa loob. Maliban sa isang lamesa na kung saan nakahanda na ang lahat ng pagkain, at niyaya na sila ng may-ari na huwag mahiya at kumuha lang ng kumuha ng kanilang makakain. Agad-agad silang kumuha ng mga plato dahil sa layo na din ang nilakad nila at nagutom sila ulit.
Hindi ko na po i-describe yung mga nakahain na pagkain maliban na lang sa puro karne, manok, baboy. Basta, tipong masasarap at maglalaway ka daw talaga. Nang makaupo na sila at tinikman ang lahat ng putahe na nasa kanilang mga plato, nang maisubo nila ang pagkain, nagkatinginan silang pito. Marahil ay pare-pareho sila ng iniisip. Nagsalita si Mama at nabanggit na bakit parang matabang yung pagkain. Hindi lang sa isang putahe pero lahat walang kalasa-lasa. Yung tipong wala man lang asin. Nagtaka ang isang kapatid ni Mama at dali-daling tiningnan ang bag dahil sa may dala siyang lana. Nakagawian na niya magdala para sa siguridad nilang lahat. Napansin niya na basa na ng lana ang kanyang bag at yung mga damit na dala niya. At agad niya na pinagkumpol ang iba niyang mga kapatid at sinabi na aswang ang tao dito o yung lana niya daw sa bag ay umaapaw na, samantalang nakatakip naman daw iyon ng maigi. Siguro kung madami sila, pumutok na yung bote at nabasag na. Ngunit isa lang siya kaya umapaw. Hindi daw ba sila nagtataka dahil mukhang nakaramdam yung babae kasi hindi na sila kinausap pa at marahil ay natakot ito sa dala niyang lana. Nang matapos ang munting usapan, dali-dali silang tumayo ngunit ang apat na kapatid nila ay sabay-sabay na naiihi. Nung pumunta na sila sa banyo, agad silang pinigilan ng may-ari ng bahay at nagtataka sila kung bakit. Bagkus, sa arinola na lang sila pinaihi nito. Ito namang si Mama, pumunta sa may bintana kasi napansin niya yung malaking puno na patay. Laking gulat niya nang makita niya sa taas na may mahigit sa 10 uwak ang nakadapo sa mga sanga ng puno. Kaya dali-dali siyang umalis dahil iba na ang pakiramdam niya. Nang matapos sa pag-ihi ang apat na kapatid ni Mama, agad na silang nagpaalam sa may-ari ng bahay. Hindi na din nila tinapos pa ang pagkain dahil sa nalaman nila. Nang sila ay makalabas ng bahay, napansin ni Mama yung may-ari ng bahay na ang sama ng titig sa kanila dahil sa takot. Ay agad siyang naglakad at nauna pa sa mga kasama niya. Nung medyo nakakalayo na sila dun sa bahay, may isang lalaki na driver ng tricycle ang biglang sinita sila at medyo may edad na raw ito, isang lalaki. Agad itong nagtanong sa kanila. Ang sabi nito, "Pumasok ba kayo sa bahay na yan?" Sumagot daw si Mama, "Opo, pumasok po kaming lahat." "Ha? Eh bakit kayo pumasok? Aswang ang nakatira dyan. Dalaw sila, yung babae at yung lola niya." Sagot daw yung driver. Medyo nagtaka sila at nagkatinginan. Ito lamang si Mama, sumagot uli sa sinabi ng driver. "Po, eh wala naman pong ibang kasama yung babae. Siya lang yung nandun sa loob. Napansin na din po namin na walang lasa yung mga inihain niya sa amin na pagkain. Tsaka, pangalawa po, yung lana nitong kapatid ko, umapaw na sa bag niya dun. Kaya, natakot po kami, tsaka umalis bigla." Agad na tahimik ang lahat at nabanggit ng driver na yung lola ng babae ay aswang din at nandun sa banyo nakakulong at nakakadena. Agad na pumasok sa isip ng apat na kapatid ni Mama kung bakit hindi sila pinapapasok sa banyo at kung bakit sa arinola sila pinaihi. Nagpasalamat sila sa lalaki at dali-daling naglakad papauwi. Pagkatapos ng nangyaring yun, hindi na sila muli pang bumalik sa baryong iyon. At nabalitaan nila na yung kabarkada ni Mama na nagyaya sa kanila ay isa na rin aswang. Dahil nga sa pinagpapasapasahan nila kung sino ang susunod. Nabalitaan nila na inakit daw ng babae yung kabarkada nila
at pinasa ito doon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang dito na lamang from Asking Alessandria ng Antipolo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Zen, hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ibahagi yung creepy experience na nangyari sa amin. Taong 2018, April noon, napagdesisyonan naming magbibinsa na magbakasyon sa probinsya namin, sa Capiz. Kahit isa sa amin, wala pang nakakapagbakasyon doon, so hindi namin alam kung tama ba ang mapupuntahan. Pagkadating namin doon, nagpasundo kami sa family driver ng mga grandparents namin. Wala doon yung grandparents namin at nasa Manila sila that time, pero may iniwan naman silang mga tauhan. By the way, pito kaming magpipinsan na nagbakasyon. Yung unang pangalan, siya yung pinakamatanda, pababa. Si Ken, Alia, Ashina, ako, si Chris, Ariel, at si Brittany. Okay naman ang pagpunta namin. Magaan naman ang pakiramdam namin sa bahay nila Lola. Kahit hindi masyadong malaki, ay maayos naman po. Tabi-tabi kaming natulog ng mga pinsan ko. At nung gabing yun, naiplano namin na gumala kinabukasan. Maaga kaming nagising at kumain ng almusal. Nagpaalam kami sa mga tauhan nila Lola na kami na lamang ang bahala sa sarili namin para naman makapag-enjoy kami at makapagpahinga sila. May pinakilala silang matandang babae na pinapasama nila sa amin, pero hindi kami pumayag. Nag-enjoy kami sa gala namin. Pinuntahan namin ang iba't ibang pasyalan sa lugar nila at pati mga baryo doon ay pinuntahan din namin. Pauwi na sana kaming 4 PM pa lang, pero papadilim na ang buong lugar. Naaalala naman namin kung saan ang daan, kaya panatag kaming mga naglalakad. Habang naglalakad kami papunta sana sa terminal ng motorcycle, napansin ni Chris na isa sa mga pinsan ko na parang mali daw kami ng direksyong pupuntahan o tipong mali yung tinatahak naming daan. Pagkatapos noon, pinagmasdan namin ang paligid at mali nga ang daan. Hindi ko maalala na dumaan kami doon. Nagdesisyon si Kuya Ken na bumalik kami sa pinanggalingan namin. Habang naglalakad kami pabalik, may nakita kaming parang mga hayop na nakaabang at apat iyon. Pero nung nakita namin nun, nagsitakbuhan sila at agad na nawala, kaya ipinagsawalang bahala na lang namin. Pinagpatuloy namin ang paglalakad at habang naglalakad, may isang matandang lalaki ang agad lumapit sa amin. Hindi naman siya katandaan, parang kasing edad lamang siya ng tatay ko. May dala siyang itak sa magkabila ang tagiliran, kaya kinabahan kami nung una dahil akala namin tatagain kami kasi nilabas niya yung isa niyang itak. Pero ibinigay niya yon kay Kuya Ken at sinabi niya na bantayan daw kami. Ang paligid, kapag daw may nakitang hayop, sabihin namin kaagad sa kanya. So kinabahan na kami at gumit na si Brittany sa sobrang takot at kumapit sa kamay ni Ate Alia. Kumpul-kumpul kaming naglakad pabalik at nasa magkabila ang side si Kuya Ken, pati yung lalaking may dalang itak. Yung lalaki, panay ang tingin niya sa likod at kung minsan ay paatras pa siya kung maglakad. Bago tuluyang dumilim ang paligid, ay nakarating kami sa isang baryo. Wala nang tao sa labas at pumasok kami sa isang bahay. At ang maganda dun ay may kuryente.
Nakicharge kami ng mga cellphone namin. May mga tao din dun sa loob at para silang isang buong pamilya. Yung batang babae sa kanila, mga 9 taong gulang at nakasalamin pa. Sabi pa nung bata sa amin, "Ang swerte nyo, takot sila sa papa ko." Tapos, nakangiti pa siya. May hawak siyang tablet. Then kami, pinagkape kami nung lalaki tapos kinuwento niya na sinundan daw kami nung mga aswang at inililigaw. Yung daan daw na hindi kami pamilyar habang naglalakad kami ay yung daan daw papunta sa baryo ng mga aswang. Tinanong niya kung may nakita daw ba kaming nakasunod sa amin. Sinabi namin na may nakita kaming mga hayop nung pabalik na kami bago namin siya makita. Tapos tinanong siya ni Ate Aliyah kung paano niya nalaman. Tinawagan daw siya ng tatay niya at sinabing pumunta daw doon sa baryo ng mga aswang dahil yung mga apo daw nung amo niya ay baka kainin na. Agad daw siyang umalis. Eto naman, tinanong namin kung paanong nalaman nung tatay niya na nasa ganong sitwasyon kami. Sinabi niya, suot daw ni Ariel yung isa sa mga pangontra ng tatay niya. Pagkatingin namin, ginawa pala ni Ariel na pantali sa buhok yung pangontra na parang goma kasi siya na may design. Sabi nung lalaki, maswerte daw at naisuot daw ni Ariel yun at kung hindi, baka daw hindi na kami natagpuan pa. Yung pangontra daw na yun ay malakas at hindi daw basta-basta makakalapit ang anumang masasamang elemento o yung mga aswang. Kaya pala, nung nakita namin yung mga hayop na aswang pala, na imbis na sugurin kami, ay tumakbo sila. At pagkatapos nung gabing yun, paggising namin, andun na ang mga tauhan ng lola namin. Nagpaalam at nagpasalamat pa kami sa pamilya nung lalaki. Nung nakasakay na kami sa sasakyan, wala doon yung tatay nung lalaki. Tinanong namin yung tauhan tungkol doon sa magtatay at sinabi nila na yung matanda daw ay magaling na albularyo at yung lalaki daw na anak ng matanda ay marami na daw napatay na aswang gamit ang itak niya na binendisyonan ng iba't ibang magagaling na albularyo. Pagkatapos noon, pinakita niya yung proteksyon ng van at mga proteksyon nila sa katawan. Yung iba, bracelet, yung iba naman, kwintas. Yung sasakyan, para siyang rosaryo na nakasabit sa may likuran. Ayun lamang po at sana may naintindihan kayo. Nakauwi naman kami ng ligtas sa Manila at ikinuwento namin sa pamilya namin at tumawa lamang sila. Inaasar pa nila si Ariel na maswerte dahil naisuot daw yung pinapangarap ni Lolo na pangontra. And isa pa, nakabalik pa naman kami ng Capiz pero hindi na kami gumagala ng walang kasama. At saka isa pa, marami na rin turista doon nung huling uwi namin, Undas taong 2019. Ngayon, hindi kami makapagbakasyon kasi nga po may pandemic pa. Siya nga din po pala, hindi naman kami mayaman, sagana lang. Lahat po kami ay may mga trabaho na. Yung lolo at lola ko ay mga negosyante kaya may mga tauhan sila. Keep safe po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli at maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Bago ko po muna simula ng aking kwento ay bigyan niyo po muna ako ng pagkakataon na batiin ang ating narrator na si Boss Jean Carlo. Pati na din ang lahat ng admin at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Gayon din po ang mga tagapakinig, tagasuporta at mga tagasubaybay na katulad ko. Ang kwentong aking isasalaysay ngayon ay totoong nangyari sa akin. Nangyari ang kwento at karanasang ito taong 2015 sa isang lugar na kilala sa amin bilang Baryo Uwak. Araw iyon ng Sabado at walang pasok sa paaralan kaya
Napag-isipan ko nun napuntahan ng aking kaibigan para yayain itong gumala. Magkapit-bahay lang naman kami kaya naglakad na lamang ako patungo sa kanila. Hindi pa man ako tuluyang nakakarating sa kanila ay nakita ko na ang aking kaibigan na lumabas sa kanilang kubo. Tinawag ko siya noon at kinawayan. Ngumiti naman ito nung makita niya ako. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Tintin. Sinabi ko kay Tintin noon na gumala kami kahit saan. Total ay wala rin naman kaming klase sa eskwelahan. Pumayag naman siya sa sinabi ko pero ang kaso nga lang ay kailangan naming umuwi ng maaga dahil sa baka mapagalitan pa kami ng aming mga magulang. Minsanan lang din kasi kaming makapaglakwatsa kaya atat na kaming makagala nun. Tinanong ko si Tintin nun kung saan niya gustong gumala at ang sabi niya sa akin ay pumunta raw kami sa Baryo Uwak o sa kabilang baryo. Galing sa lugar namin ay sumakay kami ng tricycle patungo sa Baryo Uwak. Sabi ni Tintin sa akin na may kasiyahan daw na nagaganap sa baryong iyon nung araw na yun. Habang nasa biyahe kami ay nagulat kami nang biglang magsalita ang driver ng tricycle na aming sinasakyan at sinabi niya sa amin kung sigurado ba raw kami sa lugar na pupuntahan namin. Sabi pa niya sa amin na delikado raw ang baryong iyon. Wala raw nagtatangkang pumasok sa lugar na yon dahil tila kakaiba raw ang mga taong naninirahan doon. Matapos sabihin iyon ng driver ay bigla akong kinabahan. Sinabihan ko si Tintin noon na huwag na lamang kaming tumuloy ngunit sinabi niya sa akin na hindi raw kami magtatagal doon sa lugar na yon. Medyo malayo-layo rin ang Baryo Uwak mula sa lugar namin dahil inabot kami ng kalahating oras bago kami nakarating. Huminto ang sinasakyan naming tricycle sa isang maliit na iskinita na tao lamang ang pwedeng magkasya. Bumaba na kami ni Tintinon at pareho naming pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Bago tuluyang umalis ang driver ay may ibinigay siya sa aming kalamansi. Tigda dalawa kami. Sinabi niya sa amin na kapag may nag-ayaraw sa amin na kumain, ay pasikreto rin naming pigaan ng kalamansi ang mga pagkain. Sabi pa niya sa amin noon na huwag daw kaming magpapahalata kapag may matutuklasan kami dahil sa malakas daw ang pakiramdam ng mga taong naninirahan sa baryong iyon. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang ibig sabihin ng driver. Sinabihan ko si Tintin noon sa ikalawang pagkakataon na huwag na lamang kaming tumuloy. Ngunit sinabi niya na kung gusto ko raw umuwi ay umuwi na lamang daw ako dahil tutuloy at tutuloy siya sa pupuntahan namin. Kahit labag sa kalooban ko noon na magpatuloy ay sumama na rin ako kay Tintin. Umalis na rin ang tricycle at kami na lamang ni Tintin ang naiwan sa gitna ng daan. Napansin ko rin noon na sobrang tahimik ng paligid. Wala akong ingay na naririnig kaya tinanong ko si Tintin noon kung bakit ang tahimik e samantalang ang sabi niya sa akin na may kasiyahan daw sa lugar na yun nung araw na yun. Nanayuri ng balahibo ko sa batok noon nang bigla na lamang umihip ang malamig na hangin. Nakadagdag din sa takot at kilabot na aking nararamdaman ang naglalakihang mga puno sa buong paligid. Kahit na isang bahay ay wala rin akong nakita doon, puro lang kakahuyan. Nagsimula na rin kaming maglakbay ni Tintin noon sa maliit na daan, papasok sa Baryo Uwak. Si Tintin ang nanguna sa paglalakad habang ako ay nakasunod lamang sa kanya. Habang naglalakad kami, ay nagkukwentuhan lang kami para hindi masyadong mabigat ang atmosfera ng paligid. Ilang minuto rin ang lumipas bago kami nakarating sa sentro. Nang nandoon na kami, napansin kong
Pinagmamasdan kami ng mga taga roon. Bigla akong kinilabutan noon nang mapansin ko ang isang matandang lalaki na matalim na nakatingin sa akin. Kahit natatakot at kinakabahan na ako noon, ay hindi ko na lamang ipinahalata sa kanila ang nararamdaman ko. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang tumakbo ng mga oras na yun. Nakahinga lang ako ng maluwag noon nung umalis ang matandang lalaki. Ang ibang mga tao ay nagiinuman. Ang iba rin ay nagkukwentuhan habang abala sa pagluluto. Kumbaga, typical na baryo. Pero mararamdaman mo yung kakaiba sa paligid. Sinabihan ko si Tintino na umuwi na lamang kami dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Tatalikod na sana ako noon para bumalik sa dinadaanan namin nang may biglang tumawag sa amin ni Tintin. Lumapit sa amin noon ang isang babae na sa tingin ko ay nasa 26 o nasa hindi lalagpas 30 ang edad nito. Inaya niya kami na pumasok muna at kumain sa kanila dahil may mga pagkain daw silang inihanda para sa kanilang mga bisita. Doon ko lang din nalaman na piyesta pala sa baryong iyon. Hindi kasi sinabi sa akin ni Tintin ang tungkol doon. Pumasok na kami noon sa bahay ng babae at napansin ko agad ang mga buto na nakasabit sa dingding. Hindi ko mawari kung anong klaseng mga buto iyon. Patuloy pa rin akong kinakabahan at nagdadasal na rin ako noon sa aking isipan na sana'y makauwi pa kami ng buhay. Nakita ko noon ang babae na nagpakilala sa amin na abala sa paghahanda ng mga pagkain sa lamesa. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ana. Nang makita ko at maamoy ang masarap na pagkain nakahain sa lamesa, ay nakaramdam ako ng pagkagutom. Pati si Tintin ay natatakam na rin na matikman ang mga putahing nakahanda sa lamesa. Umupo na kami noon ni Tintin malapit sa may bintana. Kaming dalawa lang noon ang nasa lamesa dahil abala si Ana sa pagluluto. Akma na sanang kakain noon si Tintin nang bigla kong apakan ng kanyang mga paa sa ilalim ng lamesa. Lumingon naman siya sa akin noon kaya pinandilatan ko siya ng mata. Mabuti na lang at naintindihan din niya ang ibig kong sabihin. Hindi kami nagpahalata sa mga taong nasa loob ng bahay na yun. Dahan-dahan naming pinatakan noon ng kalamansi ang mga putahing nasa aming plato. Habang ginagawa ko yun, ay pinagpapawisan ako ng malamig. Ilang sandali lang ay tumambad sa aming harapan ang mga putol-putol na daliri ng tao. Nagkatinginan kaming dalawa ni Tintin at nangangatog na rin ang aming mga tuhod. Gusto ko nang sumuka nun ngunit pinipigilan ko na lamang ang aking sarili. Biglang sumagi sa aking isipan nun ang sinabi ng driver sa amin na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay. Nagdadahilan kami nun ni Tintin na gusto naming magbanyo. Sabay kaming tumayo ni Tintin at sinabi namin kay Ana na magbabanyo lamang kami sandali. Sinamahan naman kami ni Ana sa gilid ng kanilang bahay at itinuro ang kanilang banyo. Pasimple lang kaming naglakad noon ni Tintin. Hindi namin ipinapahalata ang natuklasan at nalaman namin. Nang marating na namin ang banyo, ay nagmamadali kaming lumiko patungo sa kulungan ng baboy. Sumilip muna kami kung may nakatingin ba sa aming dalawa ni Tintin. Nang makita naming walang nakatingin, ay nag-uunahan kami sa pagtakbo patungo sa kakahuyan. Lakad-takbo ang ginawa namin ni Tintin nun. Nakita namin sa may unahan na may ilog at sa tingin namin nun ay abot ito hanggang sa may hita namin. Hinawakan ko ang kamay ni Tintin at sabay na kami nagpadaos-dos pababa sa may ilog. Lumangoy kami ng lumangoy patungo sa kabilang parte nito. Mas lalo kaming kinabahan noon nang marinig namin ang boses ng mga kalalakihan.
Hindi ko mapigilan ang aking sarili noon na mapaiyak dahil sa takot at labis na kaba. Pinagsisisihan ko na sumama pa ako kay Tintin pero huli na ang lahat. Nangyari na eh. Pagkarating namin sa kabila ay nagmamadali kaming umahon sa may ilog. Sobrang basa namin ni Tintin at akma na sana akong tatayo. Ngunit natigilan ako nang makita ko si Tintin na nahihirapan sa kanyang pagtayo. Nilapitan ko siya noon at tinulungang makatayo. Parang gusto nang sumabog ng dibdib ko noon sa lakas ng kabog nito. Sinabihan ko si Tintin noon na kailangan naming makalabas sa kakahuyan na yun dahil kapag hindi ay paniguradong mamamatay o katapusan na namin. Kaya pala nahihirapan si Tintin sa pagtayo dahil may sugat ang kanyang paa at dumudugo ito. Naririnig na namin noon na papalapit na ng papalapit ang humahabol sa amin. Inakay ko siya noon at inalalayan. Paika-ika kaming tumakbo papalabas ng kakahuyan. Hindi namin ilalintana ang mga sanga ng puno na dumadaplis at sumusugat sa aming mga katawan. Kahit walang kasiguraduhan kung makakatakas ba kami o hindi, ay hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Sige pa rin kami sa pagtakbo hanggang sa may marinig kaming ingay ng tricycle sa may unahan. Nabuhayan kami ni Tintin noon dahil may tsansa pa na makaligtas kami sa mga kamay ng mga taong humahabol sa amin. Mas lalo pang binilisan namin ang aming mga pagtakbo. Rinig na rinig na namin noon ang tricycle na ang ibig sabihin, malapit na kaming makalabas sa kakahuyan. Ngunit, bigla kaming natigilan ni Tintin at tanlumo nang makita naming may patong-patong na batong nakaharang sa aming harapan. Wala na kaming ibang madadaanan pa kaya pahirapan kami sa pag-akyat. Ako ang naunang umakyat at pagkatapos ay tinulungan ko si Tintin noon dahil nga may sugat siya. Nang makakyat na siya, ay nakita namin sa may unahan ng tricycle at papaalis na ito. Sumigaw kami noon nang sumigaw habang tumatakbo. Hinabol namin noon ni Tintin ang tricycle at mabuti na lamang at huminto ito. Tumakbo kami papalapit at mabilis sa sumakay sa loob ng tricycle. Sinabihan ko ang driver noon na bilisan niya ang pagmamaneho dahil sa may humahabol nga sa amin. Kahit nasa loob na kami ng tricycle ay patuloy pa rin kaming umiiyak ni Tintin. Nanginginig din ang aming buong katawan dahil sa nilalamig kaming pareho. Takang-taka ang driver sa mga itsura namin at tinanong niya kami noon kung anong nangyari sa aming dalawa at kung bakit basang-basa ang lahat ng damit namin ni Tintin. Nagdadalawang isip ako noon kung sasabihin ko ba sa driver ang lahat ng nangyari at baka kasi hindi siya maniwala sa amin o baka pagtawanan lang niya kami kaya naman mas pinili ko na lamang na magsinungaling. Sinabi ko na lang sa kanya na hinabol kami ng aso kaya kami tumakbo. Marami pa siyang tanong sa aming dalawa noon pero hindi na namin siya sinagot. Nagpahatid na rin kami sa aming bahay at nung nakauwi na ako ay sunod-sunod na tanong ang aking natanggap sa aking mga magulang. Pinapagalitan din nila ako dahil mas inuna ko pa raw ang maglakwatsa dahil sa hindi kasi ako nagpaalam noon sa kanila na aalis ako. Tinanong nila ako kung anong nangyari kaya naman ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Habang nagkukwento ako ay sige pa rin ako sa pag-iyak. Patuloy pa rin kasi akong nanginginig noong mga sandaling iyon at nang malaman nila ang lahat ay mas lalo nila akong pinagalitan dahil pinag-alala ko raw silang dalawa. Noong gabing iyon ay sobrang taas ng lagnat ko at hindi rin ako makatulog noon dahil paulit-ulit kasing bumabalik sa aking isipan ang mga putol na daliri ng tao. Ilang araw din ang lumipas bago nawala ang aking lagnat. At simula nung mangyari ang karanasang yun, ay hindi na ako muling naglakwatsa pa. Kapag walang pasok, ay tumutulong na lang ako sa aking mga magulang sa gawaing bahay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras.
Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales, sa lahat ng admin at sa ating narrator na si Boss Jean Carlo. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Era, mula sa isang bayan sa Mindanao. Nangyari ang kwentong ito taong 2015 sa lugar kung saan kami nag-camping ng mga kaklasiko. 15 taon pa lamang ako nang mangyari ang karanasang iyon. Bilang isang estudyante pa ako ng mga panahon na yun, ay hindi talaga mawawala ang camping. Ini-announce ng guro namin na magkakaroon kami ng camping for 3 days. Sobrang saya namin dahil bagong adventure na naman ang aming gagawin ng aming mga kaibigan. Aaminin ko, isa ako sa mga estudyante na palaging nagbibigay ng sakit sa ulo sa lahat ng mga guro. Pasaway at higit sa lahat, matigas ang ulo. Nang sabihin iyon ng guro namin ay lumingon sa aking pwesto ang aking 3 na kaibigan na katulad ko ay mga pasaway rin. Kumindat pa sa akin yung isa kong kaibigan na close ko. Parang kapatid na rin kasi ang turing ko sa kanya. Malapit din naman ako sa iba ko pang mga kaibigan pero mas malapit ako roon sa isa. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Raymond. Lumapit agad si Raymond sa akin at ngumiti. Kapag ganyan kalaki ang kanyang ngiti ay alam kong may plano na naman niyang kalukuhan. Sinabi sa akin ni Raymond na bagong pakikipagsapalaran na naman daw. Kami kasi yung barkadang mahilig gumala para maghanap ng panibagong adventure na gagawin. Minsan, akyat kami ng bundok, lilibutin namin ang iba't ibang panig ng Mindanao at kung ano-ano pa. Hindi naman po kasi kami salat sa pera. Lahat ng gusto ko ay makukuha ko at ako ang nasusunod. Gayon din ang mga kaibigan ko. Kumbaga sa madaling salita, mga spoiled kids kasi kami. Palaging wala sa bahay ang mga magulang ko dahil palagi silang abala sa kumpanya namin. Meron po kaming sariling negosyo. Wala din silang oras para sa akin. Tanging yaya lang namin ang siyang palagi kong nakikita sa aming bahay. Kaya naging pasaway ako dahil ang akala ko ay makukuha ko na ang atensyon ng mga magulang ko. Pero hindi eh. Ganun pa rin sila. Wala silang pakialam sa akin. Ang kailangan ko lang naman ay ang pagmamahal nila. Hindi ko kailangan yung napakaraming pera. Gusto ko yung atensyon nila pero ipinagkait pa rin nila yun sa akin. Kahit nga may sakit ako, ay ni kahit kaunting oras ay hindi man lang nila ako pinupuntahan. Masakit pero yun po talaga ang katotohanan. Mabalik tayo sa kwento. Sinabi sa amin ng aming guro na bukas na bukas ay aalis na kami patungo sa isang bayan dito lamang din sa Mindanao. Nang matapos sabihin sa amin ng guro ang tungkol sa camping na magaganap, ay natapos na rin kami sa aming klase. Habang papalabas kami ng silid-aralan namin ay pinag-uusapan na namin ang mga kaibigan ko ang gagawin namin. May mga activities naman kaming gagawin doon at magpa-participate naman kami. Pero lilihis kami habang ginagawa namin ang activity na iyon. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi na ako sa bahay. At pagkarating ko ay si Yaya agad ang bumungad sa akin. As usual, wala na naman ang mga magulang ko. Marami nga kaming pera pero hindi naman ako masaya. Mabilis lumipas ang oras at gabi na. Inihanda ko muna ang aking mga gamit na dadalhin ko kinabukasan sa camping namin. Nang matapos na ako sa paghahanda ay natulog na rin ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising at nag-ayos na rin ang sarili. At pagkatapos ay pumunta na ako sa aming paaralan. Ilang minuto lang ang biniyahe ko patungo sa paaralan namin
At pagkarating ko ay sinalubong agad ako ng mga barkada ko sa entrada ng eskwelahan namin. May mga dala rin silang mga gamit katulad ko. Mababakas ko sa kanilang mukha ang pagka-excite. Ipinark ko muna yung sasakyan ko sa parking area ng eskwelahan namin. At pagkatapos ay pumunta na ako kasama ng mga kaibigan ko sa private bus na gagamitin namin sa camping. Ilang minuto lang ay bumiyahe na kami patungo sa isang lugar na medyo mabundok. Doon daw kami magka-camping. Habang nasa biyahe kami, nagkukwentuhan lang kami ng mga kaibigan ko. Nagtatawanan at pinag-uusapan din namin kung anong trip na naman ang aming gagawin mamaya pagdating namin sa gubat. Nang ibaling ko ang tingin ko sa bintana, ay napansin kong puro na kakahuyan ang dinadaanan namin. Wala na akong mga bahay na nakikita. Iyong mga kaklasiko ay iba-iba rin ang pinaggagawa. Yung iba ay nagsa-selfie, yung iba naman ay nagkukwentuhan, nag-aasaran, nagkukulitan. Yung mga guro naman na sumama ay ganun din ang ginagawa, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ilang oras din ang aming biniyahe bago kami nakarating sa paanan ng bundok at inihanda na namin ang aming mga tent. Nagtulong-tulong kami upang maitayo ang tent ng mga lalaki at babae. Habang abala kami sa pagtatayo ng tent ay bigla akong nilapitan ng isa kong kaibigan at sinabing pagkatapos daw naming maitayo ang tent ay aalis daw kami at sisimulan na namin ang aming adventure. Ngumiti ako ng nakakaloko sa sinabi ng kaibigan ko. Basta kalokohan ng pag-uusapan ay number one talaga tong mga to. Tinulungan niya akong patayuin yung tent at pagkatapos ay inayos na namin ang aming gamit na dadalhin namin papasok sa bundok. Nasa paanan lang kasi ng bundok ang mga tent namin. Alas 6 ng gabi ay naghapunan muna kaming lahat. Pagkatapos ay nagkaroon lang ng kaunting activity dahil kinabukasan na raw namin sisimulan ang lahat. Alas 7 ng gabi ay hindi pa sila natutulog. Ang mga kaklasiko ay naglalaro pa sila ng spin the battle. Hindi na kami sumali dahil iba ang trip naming magkakaibigan. Sinenyasan ko ang mga kaibigan ko na sa likod kami ng mga tent dumaan para hindi kami mapansin ng mga kaklasiko at ng mga guro namin. Dahan-dahan kaming umalis papalayo sa tent at nang makalayo na kami ay tsaka pa namin ini-on ang flashlight na dala-dala o bit-bit namin. Medyo maliwanag din naman ang buwan kaya hindi kami nahirapan lumayo sa tent kahit hindi pa namin buksan ang dala naming flashlight. Pagkarating namin sa loob ng gubat, ay sinimula na naming akyatin ang bundok. Hindi naman kami nahirapan dahil ito ang palagi naming ginagawa ng mga kaibigan ko kapag wala kaming klase o kapag trip lang namin. Habang nasa kalagitnaan na kami ng aming pag-akyat ay padilim na ng padilim ang aming dinadaanan. Dahil sa mga naglalakihang mga puno na nakatabon dito, kaya hindi lalabas ang sinag ng buwan. Habang umaakyat ako, ay bigla akong kinalabit ng isa kong kaibigan at sumenyas siya sa akin na tumigil muna. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinatigil pero tumigil na rin ako. Ilang minuto lang ay may narinig kaming isang ungol na parang isang mabangis na hayop. Hindi po ako matatakotin na tao pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ng mga oras na yun. Iyon pa lamang kasi ang kauna-unahang pagkakataon na umakyat kami ng gabi. Kadalasan kasi ay sa umaga kami aakyat ng bundok. Nakita ko si Raymond na ulumapit sa akin at sinenyasan na huwag daw akong maingay. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa likod ng malaking puno kung saan namin naririnig ang ungol ng isang hayop. Nasa unahan ang dalawa ko pang kaibigan habang kami naman ni Raymond ay nasa likuran nilang dalawa. Pagkarating namin sa katawan ng malaking puno ay sabay-sabay kaming sumilip. Kami sa bandang kaliwa at sila naman ay sa bandang kanan ng puno sumilip.
inilawan ko ng dalawang flashlight ang likod ng malaking puno. At pareho kami ni Raymond na hindi makagalaw sa nakita at nasaksihan namin. Isang nilalang na nilalantakan ang isang hayop. Wakwak ang tiyan ng hayop habang patuloy na kinakain ng nilalang ang mga lamang loob nito, kagaya ng bituka. Tagaktak na rin ang butil-butil kong mga pawis dahil sa nasaksihan ko. At sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib na animoy isang tambol sa lakas ng kabog nito. Nagulat ako nang biglang sumigaw ang isa kong kaibigan, dahilan upang lumingon sa amin ang nakakatakot na nilalang. Mabalahibo ang kanyang katawan at labas ang matutulis nitong mga ngipin. Nagsitakbuhan kaming lahat dahil sa nakita namin. Sobrang nahihirapan kami sa pagbaba dahil sa mga patay na dahon na naaapakan namin dahilan upang madulas ako at nagpagulong-gulong. Ganon din ang aking mga kaibigan. Napaigig ako sa sakit nang tumama ang aking katawan sa malaking puno at halos panawan na ako ng ulirat nang bumaon sa aking paa ang nakausling ugat nito. Nahihirapan akong makakita dahil nabitawan ko din ang hawak kong flashlight at nakita ko ito sa ibaba ng puno kung saan ako bumagsak. Gumapang ako para makuha ko ang flashlight at ramdam ko ang sakit nang bunutin ko ang ugat ng puno na nakabaon sa paa ko. Yung mga kaibigan ko ay naririnig ko ang kanilang mga daing na katulad ko ay mga sugatan din. Mas lalo kaming nahintakutan nang marinig namin ang alulong ng nilalang na yun. Grabe ang kabog ng aking dibdib na mga oras na yun. Kahit masakit ay pinilit kong tumayo at nangangapa habang gumagapang patungo sa aking flashlight. Nang makuha ko na ito ay dahan-dahan akong nagpadausdos pababa ng bundok at nakita ko sa may unahan na nakarating na ang mga kaibigan ko sa ibaba ng bundok. Rinig kong tinawag ako ni Raymond, nakababa na pala siya ng bundok. Mukhang dalawa na lang kami ang hindi pa nakakababa dahil dalawa lang yung flashlight na nakita ko sa ibaba. Binilisan ko ang aking pagbaba kahit sobrang sakit na ng katawan ko. Mas lalo ko pang binilisan nang marinig ko na nasa aking likuran na ang nilalang. Pumatak na rin ang mga luha ko nun sa nangyayari. Nang makababa na ako ay nakita kong kumpleto na sila at ako na lamang ang kanilang hinihintay. Paika-ika akong naglakad sa kanila dahil sa sugat ko sa paa, dagdagan pa sa sugat at bugbog na natamo ko sa aking katawan noong bumagsak ako sa katawan ng isang puno. Mabilis naman nila akong nilapitan at tinulungan ako. Nakita ko rin na may mga sugat at galos din sila. Binilisan na namin ang aming mga kilos patungo sa tent namin at ilang minuto lang ay nakarating na kami. Pagdating namin ay agad namin silang ginising at sinabihan na maging alerto dahil may isang nilalang na humahabol sa amin. Baka kasi bigla na lamang silang sunggaban habang natutulog. Halos hindi rin sila makapaniwala sa sinasabi namin pero nang makita nila ang mga sugat namin ay naniwala na sila sa amin. Wala kaming mga tulog nun at nagbabantay lang kami sa labas ng mga tents ng mga babae. Lahat kaming mga lalaki ay nagbabantay sa labas. Kinabukasan ay hindi na kami natuloy pa sa activities namin dahil napagpasyahan ng aming mga guro na umuwi na lamang kami para sa aming kaligtasan. Sa buong buhay ko kasi na pag-akyat sa bundok ay nung mga sandaling pa lang iyon ako nakaranas ng ganoong katatakutan at kababalaghan. Pati ang mga kaibigan ko ay halos hindi rin sila makapaniwala na makakainkwentro kami ng ganoong klaseng nilalang. Akala talaga namin na katapusan na namin yun. Hindi kasi biro ang karanasang iyon. Nagpapasalamat na lamang kami sa Panginoon dahil kahit pasaway kami ay hindi niya kami pinabayaan. Simula nung mangyari ang karanasang iyon ay hindi na kami umaakyat pa ng bundok. Dabago na ang pananaw namin. Imbis na sa bundok ay sa dagat na kami nagpupunta. Hindi na kami umaakyat mula nun.
Natatakot na kasi kami na mangyari pa yun ulit kaya tumigil na kami sa pag-akyat habang wala pang nangyayaring masama sa aming magkakaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at karanasan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Era mula sa isang bayan sa Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Dalangin ko po na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at palagi po sana nating alagaan at ingatan ang ating mga sarili. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay nangyari mismo sa akin. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lee. At nangyari ang kwento at karanasang ito taong 2003 sa mismong lugar namin sa Visayas. 15 taong gulang pa lamang po ako nun at masyado pang bata para makaranas ng mga pangyayaring hindi ko sana dapat na maranasan dahil sa mura kong edad. Bilang isang bata ay normal lang sa amin ang makipaglaro kahit kanino, basta laro ang pag-uusapan. Nung araw na naglaro ako kasama ang mga kaibigan ko, ay biglang dumating ang aking nanay at inutusan niya akong bumili ng gatas sa tindahan dahil sa naubos na ang gatas ng bunso namin na 5 buwan pa lamang noong mga panahon na yun. Kahit minsan ay pasaway ako, masunuri naman akong bata at mapagmahal. Kahit nasa kalagitnaan ako ng paglalaro, kapag may inuutos si nanay sa akin ay gagawin ko. Ang lugar nga po pala namin ay napapalibutan ng mga naglalakihang punong kahoy na nagbibigay takot at kilabot sa mga taong naninirahan sa aming lugar. Kaunti lang din ang aming kapitbahay dahil masyadong masukal at liblib ang aming lugar. May lumang sementeryo rin malapit sa amin at hindi na namin malaman kung gaano na katagal ang sementeryong iyon dahil sabi ni nanay at tatay, hindi pa man ako na ipapanganak ay naroon na raw ang lumang sementeryo na iyon. Matagal na raw na abandonado ang naturang sementeryo. Tinubuan na rin ito ng mga talahib at mga naglalakihang mga damo. Sa likod naman ng kubo namin ay may malalim na bangin na sobrang lalim. Yung tipong pinagbabawalan ako ni nanay na magpupunta ron dahil baka raw mahulog ako. Lahat ng sasabihin nila sa akin ay sinusunod ko dahil natatakot ako na mapagalitan ni nanay o ng aking tatay. Iba din po kasi kapag nagalit si nanay eh. Pinagbubuhatan niya ako ng kamay kung miminsan. Kapag nagsumbong naman ako kay tatay, ay mas lalo lang akong pagagalitan at pagdidiskatahan ni nanay. Kaya naman kinikimkim ko lang ang lahat ng pananakit niya. Dahil mahal ko si nanay at ayaw kong mag-away sila ni tatay nang dahil lamang po sa akin. Mabalik tayo sa kwento. Nung inutusan ako ni nanay na bumili ng gatas para sa bunso kong kapatid, nagpaalam muna ako sa mga kalaro ko na bibili lang ako ng gatas saglit sa tindahan. Nagsimula na akong maglakbay patungo sa tindahan na malapit sa kalsada, mga 100 metro ang layo mula sa bahay namin. Pero bago ako makarating sa tindahan, ay kailangan ko munang dumaan sa lumang bahay na malapit sa kapilya, kung saan ang bahay na yun ay may nakatirang isang matandang babae na kinatatakutan dito sa lugar namin at hindi na rin ito masyadong makalakad dahil sa katandaan. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Lola Vicenta. Malapit na ako noon sa bahay ng matandang babae pero nagdadalawang isip ako kung dadaan ba ako o hindi sa bahay na yun. May sabi-sabi kasi na ang matandang iyon
ay pinaniniwalaang aswang daw sa nuturong lugar. Bilang isang bata, tumatak sa aking isipan na kapag aswang ang pinag-uusapan ay delikado at masama ito. Nasa harapan na ako ng bahay ng matanda nun at sobrang lakas ng tibok ng puso ko noong mga oras na yun dahil sa labis na takot. Akma na sana akong babalik sa aking pinanggalingan at hahanap na lang ng ibang madadaanan. Nang bigla akong natigilan dahil may narinig akong boses na parabang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin nung tawagin ako ng matanda at nakakatakot itong pakinggan. Nanigas ang mga paa ko sa aking kinatatayuan at tagaktak na rin ang aking butil-butil na mga pawis. Mas lalo akong kinabahan nang makarinig ako ng huni ng tuko sabayan pa ng malamig na hangin na nanunuot sa aking kalamnan. Nananayo na rin ang lahat ng balahibo ko lalong-lalo na sa aking batok. Naririnig ko ang langit-ngit ng kawayan na nagmumula sa bahay ni Lola Vicenta, palatandaan na may naglalakad sa loob ng kanyang bahay. Dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman, ay napaihi ako sa aking short at umiiyak na rin ako habang patuloy na sinasambit ang pangalan ng aking mga magulang. Nakadilat ang dalawang mga mata ko habang pinagmamasdan ng matandang babae na dahan-dahang lumalabas ng kanyang bahay. Nang makalabas na ito, ay nakita ko ang itsura ng sinasabi nilang Lola Vicenta. Maitim ang kulubot nitong balat mula ulo hanggang paa. Pangit din ang mukha nito at kung sino man ang titingin sa kanya ay paniguradong mabalis pa sa alas 4 ang aalis o tatakbo ito. Malalim din ang kanyang mga mata at matalim kung ito'y tumingin. Nakakatakot ang kanyang aura at mahahaba rin ang kanyang kuko sa paa at kamay. Na parabang katulad ng kamay ng isang mangkukulam. Nanginginig ang buo kong katawan at para akong naistatwa sa aking kinatatayuan na makita kong dahang-dahang bumababa ang matanda sa hagdan ng kanyang bahay at papalapit na ito sa akin. Gusto kong tumakbo ngunit ayaw sumunod ng aking katawan. Papalapit na ng papalapit sa akin si Lola Vicenta. At nung sobrang lapit na ng matanda sa akin, dahil sa labis sa takot ko, ay naghahalo na ang aking luha, sipon, at nangangamoy na rin ang aking panghi dahil napaihi ako sa aking short. Nung nasa harapan ko na ang matanda, ay sinabi ko sa kanya na huwag akong sasaktan, habang patuloy lamang ako sa pag-iyak. Halos panawan na ako ng malay tao nang maamoy ko ang kanyang mabahong hininga na parang katulad ng amoy na nabubulok na laman. Maya-maya pa, ay bigla na lang bumigat ang aking pakiramdam ng hawakan ng matanda ang aking balikat at may ibinulong sa hangin na tanging siya lamang ang nakakarinig at nakakaalam. Pagkatapos niyang sabihin yun ay ngumiti siya sa akin ng nakakaloko at umalis ito na parabang wala lang nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang kanyang inasal. Nang tuluyan nang nakapasok sa loob ng bahay ang matanda, ay doon pa lamang ako nakahinga ng napakaluwag. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga dahil sa nangyaring hinding-hindi ko inaasahan ng mga sandaling iyon. Bago ako umalis ay pinunasan ko muna ang aking mga pawis, pati na rin ang aking luha. Nang medyo nakarecover na ako ay mabilis akong tumakbo patungo sa tindahan at binili ang gatas na iniutos sa akin ni nanay. Nang makabili na ako ng gatas ay umupo muna ako sa bangko sa labas ng tindahan at doon nagpahinga ako saglit. Habang nakaupo ako ay palagi pa rin naglalaro sa aking isipan ang pangyayaring yun. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ko
ay umuwi na ako sa amin pero hindi na ako dumaan pa sa bahay ng matandang iyon. Sa takot na mangyari pa ulit yun, ay umiba ako ng daan. Doon ako dumaan sa may sapa na matatagpuan lamang sa likod ng bahay nung matandang iyon. Nung una ay nahirapan ako sa pagtawid dahil sa lakas ng alon ng tubig pero tiniis ko. Nang makaahon na ako sa tubig, ay dali-dali akong tumakbo papauwi sa amin. Pagkarating ko sa bahay, ay tinanong ako ni nanay kung bakit puro basa ang damit ko pero hindi ko na siya nasagot dahil nanlalabo na ang aking paningin at tuluyan nang nawalan ng malay. Ang sabi ng nanay ko nung nawalan ako ng malay, ay binuhat niya raw ako papasok ng kwarto dahil inaapoy raw ako ng lagnat. Tinawag daw ni nanay si tatay at sinabihan na magpatawag ng albularyo. Nang makita raw ni tatay na nanghihina na ako ay mabilis daw siyang umalis patungo sa bahay ng manggagamot o ng albularyo. Umiiyak daw si nanay nun dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Patuloy lang daw niya akong pinupunasan ng basang tuwalya at ilang minuto ang lumipas ay bigla akong nagising at nagsisisigaw na animoy parang sinapian ng masamang elemento o ng kung ano paman. Bumangon ako at namimilipit sa sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko kasi noon ay parang hinahalungkat ang aking mga laman loob. Noong mga oras na yun ay para bang may kumukontrol sa sarili ko. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Bigla ko na lamang sinakal si nanay ng napakahigpit sa kanyang leeg. Nasa ganoong sitwasyon ako nang abutan kami ni tatay. Nakita kong nagmamadali si tatay na lumapit sa amin at inawat ako sa pagkakasakal kay nanay. Ngunit bigla ko na lang itinulak si tatay ng malakas dahilan upang matumba siya sa sahig. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas na yun. Ayaw kong saktan ng mga magulang ko pero parang may kumukontrol sa akin. Nakita ko noon na may kinuhang lubid ang kasama ni tatay at lumapit sila sa akin. Pinagtulungan nila akong igapos sa haligi namin. Nagpupumiglas ako ngunit wala na akong magagawa dahil tatlo silang nagtutulong-tulong para maigapos ako. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makawala sa higpit ng pagkakatali nila sa akin. At nakita kong umiiyak na si nanay habang nakatingin sa akin. Nang tapunan ko ng tingin si tatay, ay mababakas ko sa kanya mukha ang pag-aalala sa akin. Nakita ko ang kasama nilang matandang lalaki na inilabas ang kanyang gamit at lumapit siya sa akin ng bahagya at sinimulan niya akong suriin. Narinig kong tinawag nila nanay ang lalaking iyon na isang albularyo. Hinawakan ako ng albularyo. At maya-maya pa ay nagulat ako sa sinabi nito. Ang sabi niya na may isang tao raw na gusto akong ipahamak. Gusto raw ng taong iyon na maging aswang ako o mahawaan ako. Nabigla ako sa aking narinig at halos hindi ako makapaniwala. Nakita ko noon na may kinuha ang albularyo na isang maliit na bote at sa tingin ko noon ay langis ang laman ng boteng iyon. Inalis niya ang takip ng bote at dahan-dahan niya itong ipinainom sa akin. Maya-maya pa ay napasigaw ako sa sakit nang bumalik na naman ulit ang sakit sa aking tiyan na para bang hinahalungkat ang aking mga bituka. Nagsusuka na rin ako noon ng kulay itim na may halong berdeng likido. Nang maisuka ko ang likidong yun, ay bigla na lamang akong nanghina at nawala ng lakas. Narinig ko noon na tinanong ni tatay kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit sumuka ako ng ganun. Ang sabi naman ng albularyo na kung hindi ko raw naisuka ang likidong yun ay malamang na maging tuluyan na akong isang ganap na aswang. At sabi pa nito na pwede raw mahawaan ng isang tao sa pamamagitan ng pagtapik, pag-oorasyon, laway o sa pagkain o
mas kilala ito sa ating lahat bilang Nayanggaw. Nilapitan naman ako ni nanay at kinalagan ako sa aking pagkakatali. Tinulungan din niya akong makaupo ng maayos. At nang medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko, ay tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin nung oras na bumili ako ng gatas. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin sa mga kamay ni Lola Vicenta. Nang marinig nila ang sinabi ko, ay sinabihan ako ng albularyo na mag-iingat daw ako sa mga taong makakasalumuha ko. Tanging tango lamang ang isinagot ko rito dahil hindi ko naman alam kung ano ang aking isasagot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nun at akala ko talaga ay tuluyan na akong magiging isang aswang. Niyakap ako ni nanay nun at tinanong niya ako kung may masakit ba raw sa katawan ko o kung may nararamdaman ba raw akong kakaiba. Sinabihan ko si nanay nun na maayos na ako para hindi na siya mag-alala pa. Narinig ko naman na nagpapasalamat si tatay sa manggagamot at nang maayos ng lahat ay nagpahinga na rin kami dahil gabi na kaya sa bahay na lang namin pinatulog ang naturang matandang albularyo. Kinabukasan ay lumaganap sa buong barangay namin ang pagkamatay ni Lola Vicenta, ang matandang babae na gusto sana akong gawing isang aswang. Kaya mula nung namatay ang matandang babae, ay naging tahimik na ang aming barangay at wala na rin kaming kinatatakutan pang masamang elemento o kung ano paman. Pero hindi pa rin kami dapat makampante dahil hindi naman namin alam na baka balikan kami ng mga kamag-anak o kalahi nun. Kaya mula nun ay hinding-hindi na ako nagpapahawak pa kahit kanino. Naging mapagmatsyag na ako sa mga taong makakasalamuha o makakasalubong ko dahil sa takot na mangyari ulit yun sa akin. At yun lamang po ang aking kwento at karanasan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras para mapakinggan itong ibinahagi kong kwento. Ako po ito si Lee mula sa Visayas. Naway, patnubayan po tayong lahat ng puong may kapal. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!